Yan ang sigaw ng mga nakasakay dito. Ang bagong kinaaliwang ride na ito sa Nueva Ecija, mahigpit na kapit at nasa loob daw ang kailangan para masubukan. O ano, tara? Let's ride! Nagbukas ang Karen Dream Park sa Barangay Santo Cristo, San Isidro, Nueva Ecija noong November 2012. Nagsimula ito bilang showroom ng iba't ibang rides na sila mismo ang gumagawa. Hanggang sa napagdesisyonan ng may-ari na magtayo na rin ng sariling amusement and theme park. Ang Karen Dream Park ay meron pong 37 rides and counting. Every year, nagdadagdag po kami ng mga rides. Sa dinarami-rami ng pwedeng sakyan at subukan, isang ride ang pumukaw sa atensyon ng theme park goers. Tingnan niyo naman kung gaano kahigpit ang pagkapit ng mga nakasakay dito. Ang tawag sa ride na ito ay Tagada. Una itong ginamit sa Austria noong 1977. Tinatawag din itong spinning disc ride dahil bilog ang hugis at paikot ang pwesto ng mga sasakay. Tuloy-tuloy rin ang pag-ikot at pag-bounce ito. Ang spinning disc ride po ay nilaunch noong December 2019. Dito po sa Pilipinas, dito lang sa Karen Dream Park meron. Pero sa iba-ibang bansa, meron din po silang sariling version nila ng mga spinning disc. May maximum capacity ito na 20 katao. Pero para mas ma-feel ang pag-alog, hanggang 12 persons lang daw ang pinasasakay nila kada ride. Kumpara sa karamihan ng amusement rides na may seatbelt for safety, ibahin nyo ang ride na ito. Dahil literal na hashtag hold on for your dear life ang peg nyo rito, mga kaaha. Kaya grabe na lang ang kapit ng rider sa railings ito na nasa likod ng kanilang upuan. Itong ride na to kasi dinesign talaga siya na walang seatbelt. Kasi ho, magiging delikado sa rider pagka ho merong seatbelt. Kasi imbis na nakaka-preplay yung katawan niya o yung nakakasunod siya sa galaw ng ride, ay may pumipigil sa kanya, lalo magkukos ng injuries. Never nagkaroon ng incident na aksidente or whatsoever. Kasi yung ride ho na to designed in such a way na hindi siya sobrang umaangat. Umiigit ito through mechanical gears at nagbabounce naman through pneumatic cylinders. Kasama sa kanilang ride all you can pass, worth 350 pesos ang spinning disc ride. Pero kung gusto niyo naman na ito lang ang sakyan, pwedeng-pwede rin. Sa halagang 100 pesos. Sa age limit ho, from 7 years old above, basta 3 feet ang pinakabasehan ho namin dyan ay yung height ng sasakay. Kahit na palabar ng rides dito, sinisigurado naman daw ng pamunuan ng Karen Dream Park na ligtas ang lahat ng goers at riders na magtatanggang sumubok ng kanilang rides. Meron mo kaming daily, monthly, annual maintenance ng mga rides namin dito. Kaya tiyak kong safe ang mga rides dito sa amin. Ang paraan ng paggalaw ng spinning disc ride ay ginagamitan ng centripetal force. It's the force that makes a body or an object follow a curved path. Maniniwala ba kayong kahit in constant bouncing motion ang spinning disc ride, kaya raw na isang taong tumayo sa gitna nito nang hindi natutumba? Para patunayan yan, nag-imbita tayo ng circus performer na minaster na raw ang pagbalanse. Makaha, ang tumanggap ng humamo na spinning disc ride balancing challenge, ang 23-year-old circus artist na si Jeffrey. 14 taon ng circus artist si Jeffrey, kaya basic na lang sa kanya ang mga balancing act na gaya nito. Ang expect ko ay, siyempre, umiikot yan, medyo mahirap. Don't worry, mga kaha, dahil may naka-standby tayong mga medic in case of emergency. Kaya kung ready ka na, Jeffrey, sakay na! Sa umpisa, medyo nakaka-balance ako eh. Nakakatayo pa ako, tapos kinukuha ko yung balance eh. Pero nung medyo tumagal-tagal na, lumakas yung pwersa niya. Doon na ako nawalan ng balanse. Alos matamba na ako. Pero dahil atapang atao si Jeffrey, isa pa raw. And this time, mukhang nagagamay na niya ang pagtayo sa ride. Habang umaalog-alog at nahuhulog na sa upuan ng riders, si Jeffrey, aba, ini-enjoy na lang ang pagtayo sa gitna. Center of attraction yun! Tumagal din ng 2 minutes and 20 seconds ang ride, pero nanatiling standing strong at hindi napatumba si Jeffrey.
medyo nakabisado ko yung pag-ikot niya tsaka yung pagtalon. Tingin ko pwede namang umulit pero masaya eh. Ay, kamusta naman kaya ang ibang riders? Ano, kaya pa ba guys? Sir, as a first timer po, sobrang nakaka-enjoy po din. Lalo po nung nakikita po namin yung bawat isa na nalalaglag din. Worth it naman po sa akin, sir. Nung hindi pa ako nakakasakay, ando yung excitement ko. Pero nung nakasakay na ako, talagang masaya din palang experience kaysa yung nakapanood mo lang. Iba po yung saya. Lalo na po kung kasama po yung mga kaibigan. Mas masaya po. Tulad ng Tagada, kahit ilang beses pa kayong alugin, ikot-ikutin at patumbahin, tapit lang and just enjoy the ride.